Magandang araw mga ka-eShop, may gagawin tayo ngayon. Ito. Problema nito ay walang picture. So walang takip ito. Skyward ata ito. Kaya lang wala na yung takip dahil galing din to sa kabilang shop. Medyo mahirap na yung trouble. So wala siyang makasulat. Pero sa ano ko, Skyward ito. Mamaya pag nangyari natin, lalabas yung logo niyan. So ang problema nito, blanco, power on ko lang. Ito. Yun. So ganyan lang siya. May ilaw siya pero walang picture. Try natin pag kaya natin gawin. Subukan natin to kung maremedyuhan pa to. So kung bago na kayo sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at maraming salamat. Try natin. So ito, nakabukas na pala itong unit kanina dahil galing ko sa kabila, bukas na siya, wala na siyang takip. So hindi na pala natin kailangan buksan pa dahil nakabukas na pala ito. Ito, yan, bali marami na rin siyang finish is dito, nagsusukat yata siya ng supply, so hindi daw kaya. Mabigat daw ang problema niya. So sa kabila, ganun din, marami din siyang na-is-is dito. So mabigat daw ang problema, kaya umayaw na. Gagawin ngayon natin dito, magsusukat tayo ng supply kung mayroon siyang DC-DC. So ito, walang supply, zero to. Zero tapos yung BGH. Yon, zero din. So, mabigat ang problema, walang BGH. Ibig sabihin, pag walang BGH, nagpuputik yung DC-DC natin. So, gagawin ngayon natin para malaman natin kung buo pa yung ating DC-DC ay madali lang. Mag-aapang lang tayo ng test drive natin doon sa DC-DC niya. Doon sa BGH, patayin muna natin yon. So nakapatay na siya. Abang lang ako ng test prop sa BGH. Yun, nakaabang na ako sa BGH. Yan, saksak ko lang siya. So anong supply ang lumabas? Wala. Hindi pa naka-on eh. Sana yun. Yun, BGH, power on ko lang. Tingnan natin kung may supply ha. Yun, nakita nyo ba? Nakita nyo mga ka-eShop? May supply siya ang 4 volts na lumabas dito sa BGH. So, ibig sabihin yan, buo yung ating DC-DC. Buo ito, walang problema dyan. Nagpo-protect lang siya dahil may short. So paano natin malaman kung ano ang short? Na-check na rin yung mga SMD dito, kaya hindi na tayo mag-check nyan. Okay na daw yung SMD, wala naman daw mga damage yung wala namang short. So nagtataka lang siya, but ayaw mag DC-DC. So una natin gagawin dyan ay check natin yung COF. So pagdating sa check ng COF, kailangan masipat yung mata mo rito. Kailangan makikita mo lahat ng sirkito na normal. Pag may kakaiba kang makita, matik, silipin mo kaagad. Kasi minsan doon lang yung sira. So dito, malinis naman siya. Walang problema dito. Try natin sa kabila. And, ang hirap po na ng camera kasi lumalabo yung picture natin. So, yan. Hirap talaga dito yung side na to.
So, tingnan natin yan kung may napapansin kayong kakaiba. So, ito. Yan, napansin nyo ba yan? So, kung wala kayong camera dyan o wala kayong magnifying glass, yung ganitong problema, yan, napakaliit kasi nyan. Yung kanyang problema ay hindi nyo yan makikita kung titingnan nyo lang ng wala kayong aparato. So, akala nyo yan, okay lang yan, dumi lang. Pero, nakikita nyo sa loob nyan ay sunog na. Yan o, sunog na yan o. So, maaari yan yung dahilan kung ba't kaya ayaw mag-DC-DC yung unit na ito. So, aayusin natin yan. Tatanggalin natin yung sunog na yan. So, nangyari dyan ay dalawa yung sirkuito na putol. Short na kasi yung circuit na yan. So, dalawang circuit na yan ay putol na. So, gagawin ngayon natin dyan. Iba-bypass na natin yan. Pang to. Pang di kasi natin to pinutol, lalala yan. Kakalat pa yan. Kaya dapat maputol na yan. Okay. Sinsya na kung natatakpan ko ah. Kailangan ko lang to ayusin yung putol natin. Tama ba yung ginagawa natin? Yun, lumabas na yung dalawang ibla. Yan. Okay. So, lilinisin na natin yan. Yan, lumabas na yung dalawang ibla. So, dapat malinis natin yan para wala nang short. So, pag ganito, medyo mahirap talaga to. Pero try natin. Okay, ito yung mga operasyon natin na matindi. So ito, nadukot natin yung dalawa. Try natin kung mahinang natin yan dito sa labas.
parang mababali ah. Yun oh. Kita nyo ba? Sana hindi lumaki yung punit. Kita ba? Yun, okay na. Ulit natin, hindi pala kita. So, yung connection nito ay ito. Tapos yung connection nito ay ito naman. So, kakabit natin yan. Gamit yung binaluktot natin ito. Nako, parang di ata kaya. Nawala. Nawala yung hinangan. Nalusaw. Hindi pala nakikita. Sorry naman. Yun. Hindi pala nakikita yung kanina. Natatakpan ko pala. So medyo natatakpan ko, papakita ko na lang pag natapos. So ayan, nakita nyo naman yung ginawa natin. Saan na ba? Ayan. So pinutol natin dito, nilinis natin yung sunog. Tapos nung nalinis natin yung sunog, kinat natin yung dalawang kit para mapaligtad natin yung yung flex na yan. Tapos nung nabaligtad natin yung flex, diyan na tayo naghinang sa naghinang sa may taas nito. So hindi na natin ginalaw yung pinakailalim nito. So ayan na, nakahinang na yung ating dalawang wire sa naputol nitong wire. So ang wire na to, yung circuit na to ay BGL saka BGH. So naglagay tayo ng jumper. Yan, medyo mahaba pa ang ikot. Tapos ito yung BGL natin. Tapos ito naman yung BGH natin. So nakuha nyo na yung ating connection. So ayun. So medyo mabigat ang problema niya, kaya hindi ito nakita yung sunog na to, dahil dito siya sa singit na to. So medyo mahirap sa silipin pag wala kayong magnifying glass. So pag tiningnan mo lang yan ng normal lang, hindi mo makikita na mayroon siyang tama dyan sa cock na yan. Pero pag tinutukan mo ng magnifying glass, makikita mo yung kakaiba sa ilalim na medyo umitim. Yan. So nahuli natin yung problema nito. Sana magno-normal to. Testing na lang natin kung magno-normal to ang ginawa natin. So ayan siya. Testing natin, bali sasaksak ko lang siya. Ito, saksakan ko sa ilalim. Yan. Tapos, mayroon na siyang ilaw. Try natin i-power on. Yan, umilaw na siya. Hindi muna tayo susilip sa baba. Tingnan muna natin yung supply mamaya.
walang supply dito. So ang BG its nito ay ito. Oh, wala nga supply, oh. Ito yung BG its. Tama ba? Yun. BG its. Oh, tama, ito yun. So, mayroon na siyang BG its. Ayun, no. Pasok. So, ibig sabihin, gumana yung DC-DC nito. Yung book niya, ito, BGL. Mayroon na rin siyang negative 7. So, ibig sabihin, gumana yung DC-DC natin. Pag gumana yung DC-DC, pwedeng may picture. So, ayan siya. Yun. Normal pa yung picture, okay pa. So, ayos pa, malinis pa naman yung salamin nito, wala pang tama. Yun. Nagbago ng logo. Ah, nagbago ng display. So, ganyan siya, okay naman. So, success na naman tayo dito sa ginawa natin to. Success na naman yung ating operasyon. So, hanggang dito na lang yung video ko. At kung bago lang kayo sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe. At maraming salamat sa suporta nyo sa channel ko. Sa susunod ulit natin na video, kung mayroon naman tayong medyo mabigat na trouble, i-share ko rin sa inyo. So, ito lang. Ito lang yung dahilan. Kumbaga, ito lang yung naging dahilan sa kanya kaya nawala yung DC-DC dahil may short yung BGH saka BGL. So, nag-bypass lang tayo dyan. Tapos, okay na. Bibidyoan ko lang to dahil kunin lang natin yung tatak ng unit kung mayroon tong display. Kasi walang takip. Ayun, Skyward nga siya mga ka-eShop po. So, Skyward nga yung unit na ito. Yan, no? Okay, Skyward Smart TV. So, nawala. Ayun, naglo-loading siya. Okay na?